Magandang umaga. Hello, magandang umaga. Good morning. Narito na naman po ako sa channel kong ito para magbahagi. Welcome back po. Abutan man po kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, walang karamdaman, ligtasan at pamamakan. Sana lagi lang manalangin. So, ang aking ibabahagi ngayon ay yung tatlong klase po yun na orasyon. So abangan po ninyo ang aking ibabahagi ito. At ibablog po rin ang mga gamit na aking ginagawa dito sa bahay. Sa mga nagpapagawa ng tulad ng taleko, panyo, haba. So abangan po ninyo. Patalastas muna tayo. Hello. Yun nga, nasabi ko sa una na tatlong orasyon ang aking babahagi ngayon. Abutan kayo ng video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtasan at pamamakan. Walang karamdaman, maging kayo man po ay nasa abroad o dito sa Pilipinas. Maraming salamat nga pala sa inyong pag-suporta sa channel ko ito. Naway hindi masayang ang inyong panonood sa aking channel, kaya aking babahagi ang tatlong orasyon. Kung ngayon ka lang nakapanood sa aking channel o sa mga video ko, kung inyo pong nagustuhan ay like, share, subscribe at hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking upload. At yun nga, lagi kong sinasabi disclaimer sa mga disclaimer. Sa mga hindi po naniniwala sa aking content, ay hindi ko po kayo pinipilit dahil kanya naman po tayong paniniwala. Ano man po ang inyong reliyon ay aking gagalang, ano man po ang inyong paniniwala ay aking irerespeto. So, respetuhan na lang po mga kapatid sapagkat tayo po ay nakapalipot ng 2,000 mahigit na reliyon dito sa buong mundo. So, kanya-kanyang paniniwala yan at naghahanap ng kanya-kanyang kaligtasan. Ang naghahanap ng kaligtasan ay hindi reliyon po ang makakaligtas, kundi yung ating mga gawa. Totoo po yun. Ipinabago ko lang ng reliyon. Babaguhin lang inyong pagkatao para mapalapit sa Diyos. Kaya lang, kanya-kanyang pamamaraan yan sa bawat itinuturo ng pastor o pare o anuman na leader sa isang reliyon. So, yun, yun nga, nasabi ko, kanya-kanyang tuklas ng kaligtasan. So, ako sa pananaw ko naman siguro sa araw-araw na paghingi ko ng tawad, pananalangin, at paggawa ng mga tulad ng pagtulong sa kapwa na may makaramdaman, maaaring ako ay kahit ganyan lang eh, nababawas po ang aking nababawas ng paunti-unti ang aking mga nagawang kasalanan noon. Hindi naman po tayong lahat ay perfecto. Lahat ay nagkasala dahil walang banal sa paningin ng Panginoon. Lahat po ay nagkasala ayon doon sa kasulatan. Dahil tayo po ay may kasalanan na hindi nakikita at may nana. Yun po ay yung kasalanan mula kay Adan at Eva. Masalahing tao pa, ito po ay may kasalanan mana mula sa kanila.
Yung kasalanan naman na alam mo na nagawa mo yon, so yon hihingi ka ng hingin tawad. Inisin mo ang iyong kalooban bago ka umawak ng mga karunungan. Kung nasa iyo, kung magpapakasama ka o magpapakabuti. So, akin pong sinashout out ang lahat ng mga nakasubscribe at laging nagko-comment sa aking comment section. Maraming pong salamat sa lahat. Shout out din sa nag-order ng ating mga gamit tulad ng bato omo, tulad nito. Yan. At sa aking trespiko, ito yung trespiko ko. Ito ay malakas na protection. Yan. Meron pa po ko nito, 6 na piraso na lang. At itong aking garapa na may larawan ng mahal na birhen na may sangkap ng bulaklak ng kanlad, bahay ng alisaptap at bulaklak ng kawayan. Ito ay nagagamit protection sa masamang nilang, sa disgrasya at pampaswerte sa kabuhayan at negosyo. Siyempre, maalas din ang inyong malas. Kung kayo magpuhay minamalas upang maging hindi makatanggi ang inyong transaksyon sa inyong mga sa tao. Halimbawa, may katransaksyon kayo, hindi sa hindi. Oo lang na oo. Ganun din naman sa mga gustong magpagawa ng ganito. Haba, ito po ay 6 na talandro. Santo Niño, Mama Mary, Asardar, Mitatron, Asador Coronados, at ano pa yung isa? Yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Ito ang talandro niya. Ito naman ay yung talandro ng Oxkidlat at ang tawag nito, AAD. At sakop din ang OX. Tatlo po ito na talandro. So, ito po ay gawa ko sa mga gusto. Ito ay umorder lang. Salamat din. Shout out sa iyo, Sir Jerry Sado. Ano yun? Sir Jerry Hordoma na taga California, USA, na nagpagawa sa akin ng santo. Ayan. Ito po yung likod. Ox, kidlat. At AAD sa harap. Ayan po ang pinagawa niya at nagtiwala sa akin. At umorder siya tatlong klase sa akin. Isang bato omo at isang panyong tulad nito. AAD po yan. At sa mga gusto mo another pampaswerte ay ito po yun, Santo Niño Ubad. May dasal po yan na aking ibabahagi kapag kayo po ay morder at konsagrado po ito. Isusot lang po ninyo sa araw-araw at dadasalan niyo po araw-araw ito para nagagamit pang gayuma, hindi yung gayuma sa ano yan, sa pag-ibig, hindi po. Pang gayuma sa tao para mahalin ka ng tao. Protection din po ito sa kulang, barang at mga disgrasya. Itasal po ito na aking ibibigay. Yun. At sa shoutout din sa nag-gawa sa akin ito. Ito, OX. OX ito. Pinagawa niya sa akin. So, shoutout sa iyo. Ipapadala ko na po yan sa iyo. Ganun din kapag gusto kayo magpagawa ng sando na OX tulad nito o kaya sando na OX
tulad niyan, yung talandro na to. At talandro ng AKD ay yun po. Gumagawa po ko niyan, manumano ko ibinubuhit o sinusulat. Tapos, kontakin nyo lang po sa FB account na to na Ricky Florante. Dito nyo po kontakin at tumawag po kayo sa aking messenger para malaman nyo na ako ang inyong katransaksyon para hindi po kayo ma-scam. Akin po iginagaranti ang aking valid ID para pwede nyo po akong i-report sa kinakulan at i-post sa social media at siraan doon. Pwede nyo po akong gawa noon sa oras na hindi po kayo hindi ko may padala ang inyong mga order. Ako po ya 4 years nang nagkaganito mula nung na GMA 7 ako sa I Wonder GMA 7 dahil sa OMO kaya ako na GMA 7 dahil may ginamit ko na isang dalaga noon at na i-picture po ako nila noon. So yun, maraming salamat sa mga gustong order. Ito po ay malaking bagay na hindi po malaking bagay na magagawa nito para sa aking channel para lalo pang lumago. At sa mga gustong kumarito, lahat gusto magpagamot, kumonsulta sa akin tulad ng mga sakit ng spiritual na sakit. Huwag lang ipang doktor na sakit dahil pwede tayong i-demanda ng doktor sa oras na tayo ay makagawa ng maganda. Yung iba nagpapagamot sa hospital pero hindi ko po inaalaw yun sa akin. Gusto ko labas sa hospital dahil pwede po kami i-demanda sa loob ng hospital ng mga doktor. Siyempre, sa poder na yun, sa loob ng hospital. So, wala kang laban pag nalang ka ng gamot. So, ito naman, sa pagpapatuloy, akin na pong pabahagi orasyon. So, pasensya na sa maraming pautot o pa-shoutout at ganoon din sa mga binila kong mga gamit. So, maraming salamat. Narito, ating ibabahagi ang tatlo sinasabi kong orasyon na magagamit niyong proteksyon at panggamot. So, ang ating ibabahagi ay yung orasyon pang wasak sama sa mga nilalang na abot ng inyong paningin. Yung kahit malayo basta abot ng inyong paningin. Ito'y binabasa pa lamang o binabanggit pa lamang sa isip. Isa-isang nasisira ang mga masamang nilalang o espiritu at sa pangyarihan mula sa diablo sa paligid abot ng inyong tingin. So, ito ay babanggitin mo ng tatlong beses o isang beses. Sabay, ito po ang orasyon. Actimar, Actimatus, Actimatam. So, nasa yun kung babanggitin mo po ng tatlong beses. So, unang orasyon po yun. Pangalawang orasyon, ito ay nagagamit sa gamutan. Ito po ay panaksak. Halimbawa, may pasyente ka, banggitin mo to sa iyong daliri, sabay tusok, o kaya parang sisipati mo. Okay, akin ang umpisan. Orasyon panaksak na sibat sa diablo. Sa diablo na to ay yung mataas na uri na sa nakasapi sa o nakasakay sa pasyente. Okay, bago banggitin ito ay magdasal ng isang malamig, isang abagi mo at isang sumasampalataya. Okay. Pagkatapos nun, babanggitin niyo po ito ng tatlong beses. O, huwa, ma'o, huwa. Ibaha, iyo, uya, habi. Diyos, awewe, iyaw, uwegi, huwa, yu, ibi, di, miyo, ni, buka, iyo.
So, tatlong beses niyo pong babanggitin yun at ibigin na po sa inyo yung daliri at itutok sa inyo mga pasyente. Ito naman yung ikatlo is orasyon pangontra sa munto o nagpapakita ng mga nilalang o pugot na ulo, white lady, kahit anong spirito. Ito po ay ang orasyon ito ay dinadasal at ihip sa inyo pong daliri, yung dalawang daliri nyo po. Ganun, tapos igaganyan nyo po, lalayo po nyo sa mga spirito. Hindi tulad nung ordinaryo pala na laganyan, hindi matatakot po yun. Hindi po matatakot ang spirito, hindi. Dasalan mo po ito. Okay, magdasal ng isang ama namin, isang abagino at sumasampalataya. Tapos, isunod nyo na ang orasyon ito. Nasa inyo po kung tatlong beses o isang beses nyo po ihip, babanggitin, dadasalin, at ihip nyo po sa inyo pong mga daliri. Narito po ang orasyon. Jesus, Igosom, Jesus, Eternum, Bikrom, Berkom, Paktom, Ura, Prologis, Igosom, Amen. Sabay ihip sa inyong mga kamay o daliri, kahit saan at hindi makakalapit ang multo doon. So yun, ang nawaingatin niyo po ang binahagi ko. So, magagamit niyo po ito tungkol sa mga masamang kapangyarihan. Kung kayo man po ay albularyo, nasa inyo po kung hindi po kumpiyahin. Ganon din sa ordinaryong tao na hindi magagamot, pwede niya rin nila po itong gamitin maliban ka. Kailangan niyo po pudiran. Ang puder po ay yung isang ama namin sa kapagin na sula sang lola. Huwag kayo basta-basta babanggit ng orasyon. Baka hindi gumana kapag walang puder. So, kailangan mo pudiran ang orasyon na pinabahagi. Mas maganda yung dadasalan niyo pa ng yung alas 6, yung alas hindi po siya ng alas 6 na pagising pa bago matulog. Inuuna ulit po sa naghahangad na agad maka ano yan, maka pampaga mapagana ang kanyang rasyon, hindi po yun agad. Kung hindi nyo po napapagana ang inyong rasyon, baka kayo po ay may kasalanan pa, kaya kailangan linisin muna ang inyong mga sarili, tumingin ng tawad sa Diyos nang paulit-ulit. Ulit-ulit kayo rin patatawarin ng Diyos. Parang ano ito eh, yung orasyon eh, parang kumbilya. Kapag ang kumbilya ay walang power, ito po ay walang sila. Pagka nandyan yung power, sisinag yung kumbilya. At kapag kinokontrol yon ng Panginoon, ito po yung switch. Ang switch ay lalapit ka, siyempre pipindutin mo ang switch. At yun ang magiging ko, magdidigusyon sa switch na yon para buksan na Panginoon ang bumbilyang nasa iyo. Ganun din po tayong mga tao. Hindi ko kumpara ko doon sa bumbilya, sa ating katawuhan. Kung nagnanais ng mga ganito, kaalaman. Sana makuha niyo po ang aking ibig sabihin doon sa bumbilya. Kasi ang power ay nagmumula sa Diyos. So, kailangan mo i-switch sa inyong bumbilya para umilaw. So, gagawin mo yun sa pamamagitan ng edukasyon at pag-iwin ng tawad para ikaw ay magkaroon ng liwanag sa iyong sarili. So, yun. Mula doon ay mapapagana mo ang relasyon na inyo po sinangahawakan. Yun nga na sabi ko noong unang video, ako ay dalawa kaming misyonaryo sa BBMA. Parehas lang ang aming orasyon na pinangahawakan. Pero siya, napapagana niya ang orasyon niya. Parehas lang yung akin. Pero ako hindi ko napapagana. Dahil yun nga, may kasalanan pa. So maglinis ka ng inyong kasalanan. So God bless, sana inyo po nakuha ang aking paliwanag. Maraming salamat.